Hi everyone, my name is Jean and welcome to my channel. No apologies, my baby. I tell you though, cause I'm feeling so good. So for this vlog, nabasa niyo po sa aking title, I'm going to show you mga most used baby essentials ng baby ko from birth until now na 1 year and magsi-6 months na po siya. So, ang daughter ko po ay maraming mga gamit. But, pipiliin ko lang po kung ano yung mga most used niya. Ayan. So, meron pa akong listahan. Ayan. Kasi hindi ko po siya kabisado. So, bago po muna ang lahat, disclaimer lang po. Yung mga babanggitin ko pong items, binili ko po yun and not sponsored, okay? So, sorry po kung mababanggit ko po yung mga brand name. And so, let's start. Ano po sa aking listahan ay ang wet wipes. And sa mga mommies out there, alam ko po na gamit na po yung wet wipes nila. So, ang brand na hiyang ng baby ko is Unilam. So guys, hindi po ito sponsored ha, okay. Marami na pong nagamit na wipes ang baby ko. Research and nag-research po ako dahil may mga fake daw, ayan, o kaya harmful sa skin ng baby, kaya napalitan ng baby wipes namin. So we end up, ito po ang ginagamit niya ngayon, which is hiyang naman po ng aking baby. Ayan. Hindi po siya gaano mabango. Actually, ang amoy lang po niya is parang oily siya. Pero makapal po siya. Ayan. And stretchable. Ayan, makapal. Maganda po siya sa skin. Hindi rin po siya masyadong magaspang. Ayan, ito po yung kagandahan sa wipes na ito. Marami pong klase itong wipes na ito. Pero ang pinili namin po is ito. Tsaka mura lang din. So guys, babasahin ko po yung nasa likod ng baby wipes ko. Or ng baby ko. Alcohol free po siya. Ayan, nakikita niyo naman guys. Alcohol free wipes. Maganda po yung alcohol free kasi ang alcohol nakakapag-dry po ng skin. So, dapat ang mga hahanapin nyo po sa inyo wet wipes is yung alcohol. So, yung mga mommies out there na naghahanap ng wipes, pwedeng ito po, pero pwedeng hiyang sa baby ko na hindi hiyang sa baby ninyo. May ganun po. Okay, meron naman po yung hiyang sa baby nyo and hindi po hiyang sa baby ko. Ayan. So, next in my list is my anti-rush. Ayan. Anti-rush ointment. Ito po. Disclaimer ulit ha, guys. Itong sasabihin kong brand is binili po namin. Hindi po siya sponsored. Ayan. Rush free. Ayan. Nakikita niyo ba, guys? Okay. Ewan ko kung baliktad siya. Pero ito siya, guys. Actually, ito, recommended na to ng pedya ng baby ko since birth. Ito na po yung binili namin. Actually, simula nung pinanganak ang baby ko, pangalawang tube pa lang po itong nagagamit namin. Kasi matipid naman po siya. Ginagamit namin po siya kapag magpapalit ng diaper. Every change ng diaper, dapat po ginagamit ito. Ayan. So, napaka-useful po niya. Never, since birth, never pa po siyang nagkaroon ng rush. Ayan. So, recommended po ito. Dapat sa lahat ng mommies out there, recommended ko po itong anti-rush. So, next on my list is the multi-purpose rapid steam. Ayan. Alam ko naman po, yung iba sa inyo is nagbe-breastfeeding and yung iba sa inyo is nagbabottle. Ayan. Pero mas recommended ko pa rin po ang breastfeeding. Pero alam ko po sa mga nagbe-breastfeeding is gumagamit pa rin po kayo ng bottle, di ko ba? Ayan. Yung mga bottle po natin, kailangan din po natin silang i-sterilize. So, yan po ang purpose nung
binili namin multi-purpose rapid steam. Actually, napakalaking tulong po nung binili namin rapid steam. Why po? Kasi purpose po niya is 5-in-1. Nandyan po yung milk warming. Ayan, pwede nyo pong painitin yung milk ng baby ninyo. And then, food warming. Ayan, napapainit po yung mga sabaw ng inyong baby, yung mga Cerelac, ganun. Then, sterilizing. Ayan, yung mga bottle sterilized na sterilize po niya. And then, egg boiling. And then, last is juicer. Actually, natry na po namin lahat yon. Pero, gamit na gamit po siya sa bottle warming or bottle sterilizing. Ayan. Diba po lahat naman po ginagamit po yun. Yung ibang pinapakuluan nila yung bote, which is hindi na po siya advisable. Ayan. So, mas okay po na kung meron naman po kayong extra money, pwede po kayong bumili ng bottle sterilizer steam. Ayan. Yung iba po kasi, mahal. Hindi ko po ina-advise yun. Ito po kasi, nabili ko lang po sa Shopee sa halagang... Basta 1,000. 1,000 po siya. 1,000 plus. Susunod na very useful sa aming baby is crib. Ayan. Alam ko naman po sa inyong lahat is may mga working mom and working dad. So, napaka-useful po ng crib dahil doon po namin siya pansamantalang iniiwan. Lalo na kapag naguhugas ng pinggan, naglalaba, pwede nyo po siyang i-stay sa crib. Ayan, napaka-useful po nun. Pero, actually, hindi na, as of now, na 1-year-old and magsi-6 months na yung baby ko, feeling ko, i-stop na namin siyang i-crib. Kasi po, ngayong pagising siya, may tendency na malaglag siya kasi ang likot ng baby ko, promise po, ang likot po niya, tinataas niya na yung paa niya, muntik na, malapit na po siyang malaglag sa totoo lang. So, advisable din naman po na bumili siguro po kayo ng mas mataas na railings ng crib. Ayan. Kung may mga makikita po kayo, may mga masasearch kayo. Kasi yung sa akin po, na-search ko lang din po yun. Very useful siya nitong mga nakaraang buwan. Kasi na-stay po namin talaga siya. Marami po kaming nagagawa sa bahay kapag nasa crib ang baby namin. Ayan. So, papakita ko po sa inyo itsura ng crib namin. Dito. Ayan. O, diba ang cute? So, ang last po na ipapakita ko sa inyo is yung baby bag. Ayan. Baby bag. So, ayan. Malaki po siya. O, diyo ba? Itong binili po namin na ito sa Shopee rin ko. 5-in-1 to eh. 5-in-1 na bag. Isa pa, ito na po yun. Isa, pinakamalaki po ito. Merong mas maliit pa po siya. Siguro kung, if I'm not mistaken, mga dito lang siya. Ganyan kalaki. Doon po namin nilalagay yung mga bote ni baby. Dito yung mga damit niya. And then, after nun, is yung bottle holder. Ayan, yung parang bag siya na may zipper sa gilid. Tapos binubuka mo na ganyan siya kahaba. Yun. Hindi namin siya ginagamit eh. Kasi nga, yung maliit na bag niya, dun namin nilalagay yung mga bote niya. So, next is yung pouch. Yung pouch, para siyang lagayan ng makeup. Hindi na rin namin siya ginagamit masyado. Kasi, pandemic po ngayon, hindi po kami masyadong nagka-travel. So, ang lastly po is yung diaper changer. Ayan, super sulit po kapag binigay nyo or pag binili nyo po talaga sa Shopee itong item na to kasi 5-in-1. May diaper changer siya pero hindi na rin po namin ginagamit. Kasi alam nyo po yung may mga diaper changer na waterproof. Pero yun, hindi siya waterproof. Ayan. Mas maganda po kapag ang nabili nyo is waterproof. And ang alam ko po, nagkagamit lang naman ng diaper changer kapag at birth up to 3 months, mga ganun, 3 to 4, hanggang 5 months siguro, nagagamit niyo siya. Pero ang baby ko kasi, nung nakakatayo na po siya, ayan, nakakagapang na rin po,
diaper. Hindi na po namin siya ginagamitan ng diaper changer. So, that's it guys. I hope marami po kayo natutunan sa video na ito. Lalo-lalo na po sa mga mommies out there. Sa mga future mommy. Ayan, I hope nakatulong po sa inyo ito dahil ganyan na ganyan din po ako. Nagsesearch po ako kung ano yung mga dapat at mga sulit bilhin para po sa baby natin. Ayan, so please do subscribe and like this video and hit that notification bell para po ma-notify kayo sa lahat ng videos na aming i-upload. So, till our next video, bye!